Ito yung ating gawang binhi. So ngayon mga kagre, review ko ulit kung paano tayo magtanim. Kasi ito hindi pa masyadong marami yung kanya ugat kasi nga bago pa lang, pero kailangan na natin itanim kasi yung panahon, sayang. So may ano na tayo, may synthetic na tayo, 1620 yung nilagay natin. So ganun lang na pagtanim, normal lang na pagtanim. So yun, panatag na loob ko yan na umula na. So, anong masasabi mo sa init na yan? Okay na, kinabahan ka? Wala, may paraan talaga. Wala lang kaba-kaba. Wala lang kaba. So, kahit survival treatment lang tayo nung mga nakaraang buwan, ayun nga, nakasurvive. So, ito. So, yan, babalik yan. Dalawang linggo, sisigla ulit to kasi nakapagbigay na kami ng fertilizer. So yan, good morning mga kagre. So dito tayo ngayon mga kagre. Kung nakikita nyo mga kagre, ito yung bakanting area. So ibig sabihin tatamnan na naman natin ulit. So ito yung ating first batch. So marami na tayong na-harvest dyan sa ating first batch. So may bakanting lupa rito. So ayan, may organic tayo. At saka may binhi na tayo. So ito na yung ginawa nating binhi. Bago lang. So ilang months pa lang, mga 3 months or 2 months. So makikita nyo sa ating upload. So ayan, naka-prepare na yung ating lupa. So naka-hill up na. And then yung kanal natin, dagdagan na lang natin yan. Kasi medyo mababaw. Kasi nga ang lakas ng ulan, bumalik. So ibig sabihin ngayon, itong area na to, additional tanim tayo. Ito yung umpisa natin itong taon na magtatanim ng lakatan sa gawa natin na binhi, yung ating macro propagation. So yan, natamaan sa init yung first batch natin, pero unti-unti na siyang naka-recover kasi dalawang buwan na walang ulan. So ibig sabihin ngayon, tanim tayo. So yun yung activity natin ngayon. Ayan, kasama natin si Kuya Edwin. So unahin muna namin dito sa harap kasi bago kami pupunta doon sa likod. At samahan nyo kami mga kaagri at ituturo sa inyo kung isishare ko sa inyo, hindi ituturo kasi hindi naman tayo eksperto. So isishare lang namin yung aming karanasan. So 2x3 yung aming layout dito sa pagitan or spacing niya. So ayan yung mga binhi namin, nababad na yan sa araw, 3 days. So medyo malungkot. So ganyan talaga, dapat ganyan yung sitwasyon. Kailangan nating mababad sa araw na walang diligan bago natin itanim, para dito na siya mag-concentrate na mag-recover tuloy-tuloy. So tara. Ayan mga kagre, nagkalat sila ng binhi. So ayan, yun ang kalat natin mga kagre. So timing na tanim to ngayon. So ito yung sobrang lapit kasi sinunda namin, 2x2 lang to mga kagre. So pupwedeng pupwede yan. So control na lang natin sa subwal. So mga kagre, at itatanim na natin. So ito yung ating gawang binhi. So bago lang to nagawa natin, yung na-upload ko dyan. So itong year na to, ito na yung mga nagawa natin na binhi. So yan na, tatanim na tayo. So dito na area, yan yung ating first batch. So sa likod nito, doon din yung ating tatamnan. So dito tayo na una. So ngayon mga kagre, review ko ulit kung paano tayo magtanim. Kasi ito hindi pa masyadong marami yung kanya ugat kasi nga bago pa lang, pero kailangan na natin itanim kasi yung panahon, sayang. So tara, tingnan mo, lapit mo rito kuya. So may ano na tayo, may synthetic na tayo, 1620 yung nilagay natin. So ganun lang na pagtanim, normal lang na pagtanim. Ang importante lang naman may kanal talaga kasi ayaw ng lakatan ng expose sa tubig. So kung kailangan nating laliman yung lakatan, yung kanal, so laliman natin, so obserbahan natin. Tapos maglagay kami ng organic, hindi kami nagsama ngayon. So may organic naman na kami doon. So, pagka fully developed na siya, saka namin lalagyan na organic kasi sobrang ulan ngayon, baka mabigla siya. So yun yung mga itatanim namin, 2x2 lang ang pagitan namin ngayon. So ayan, tara. So ayun, after 1 month ito mga kagre, round weeding, siyempre lagay na tayo ng organic. So yun yung mga ginagawa natin. So after 1 month, so ito yung D1 natin sa pagtatanim ngayon. So update natin to kung paano, para masubaybayan ng iba na gustong magtanim ng lakatan sa pamaraan namin. So tuloy-tuloy lang to. At dito
Yan, nagbababa sila ng binhi doon. So yun ang makainaman nito mga kaagri. Yung binhi ay gawa lang natin. So yun, may prueba na tayo na swim lang din. So hindi man ganun ka lalaki talaga, gaya ng sinasabi ko, gaya ng sa Davao or sa Mindanao, iba talaga po ang klima dito. So makasurvive at makasurvive, makapabunga, makapabunga. So meron at meron. So kaya tuloy-tuloy kami. So palawak kami ng palawak, every year makaproduce, makatanim. So tiyaga-tiyaga lang. At lahat ng bagay ay may paraan. Yun na yung mga tanim natin. So recycle pa natin yung bag. O, kasi hindi na punit. So ma-recycle pa natin yan. So para tipid na rin. Tsaka hindi makasira sa environment. So yun yung binhi natin. Kaalat natin dito. Next or bukas, doon tayo sa likod nito. Doon sa ating third batch, may area pa doon. So tatapusin natin to ngayon or matapos man ngayon. So yun, may nagbabasal. Sintitik lang nilagay namin sa ngayon. So after 1 month pa kami mag-organic, yung chicken manure na na-decompose na. So yun mga kagre, at pupunta muna tayo doon sa third batch natin. Silipin natin yung ating area doon na tatamnan bukas pag natapos to. So tara, ayan si Edwin, nauna na. So yun mga kaagri, dito na tayo banda sa dulo. So dumaan tayo doon. Yun, hindi ko kasi maibabad yung cellphone ko kasi sobrang init, mag-collapse. So dito na tayo sa third batch. So ito yung bakante na naman, extend natin o expand natin. So dito tayo bukas pag natapos doon sa harap. So ayan, naka-land prep na. Ito dati itong bukid mga kagari, pero ito sasagingin natin o tatamnan natin ng lakatan. So ito na yung third batch natin mga kagari. Natamaan siya ng init mga kagari, 2 buwan talaga. Hindi lang basta-basta init mga kagari, sobrang init talaga. Alam nyo naman dito sa Isabela. Kaya kung nakikita nyo yung kanyang dahon, medyo tumamlay. Pero naano na natin yan, na-revive na natin yan. So nakapag-abono na tayo, nakapag-run weeding. So ayan, survive na yan kasi dumating na yung ulan. So may 3 ulan na tayong dumating. So dito sa Isabela mga kagre, walang imposible kung gugustuhin natin. Kahit nasabihin natin may hangin, may init, makaproduce tayo ng bunga. So ito yung target natin next. Paunti-unti. So nababase dun sa binhi na nagawa natin sa nursery. So yun, mag-ano kagad tayo, mag-clearing tayo. And then pagka may stock na naman tayo na binhi, clearing na naman. So para alam natin yung tatam na natin dun sa mga binhi na na-prepare natin. So yun, panatag na loob ko yan na umula na. So anong masasabi mo sa init na yun? Kinabahan ka? Wala, may paraan talaga. Wala nang kaba ka pa. Wala nang kaba. So ayan, si Kuya Edwin kasi yung ano rito. Mamumblema pagka naawa sa tanim. Pero huwag kang maawa, bigay mo lang yung gusto ng tanim. So kahit survival treatment lang tayo nung mga nakaraang buwan, ayun nga, nakasurvive. So ito. So yan, babalik yan. 2 linggo, sisigla ulit to kasi nakapagbigay na kami ng fertilizer. So yun, tuloy-tuloy lang tayo. At ito, bukas. At pagkatapos dito, open na naman tayo ng area, land prep na naman natin. So ganun lang mga kaagri. So mabinhi na pala, may nagdala ng binhi dito kaya? Tama yan, para mabilad sa araw. Ayan na mga kaagri oh. So ayan, share lang namin mga kaagri yung aming mga kunting kaalaman or kunting karanasan. So kitang kita natin oh, medyo nasaktan siya pero yan, puno niya, malusog. So tuloy-tuloy lang yun mga kaagret, nakita na natin yung site para target bukas. So balik tayo dun sa ating pinagtamnan, dun sa bungad, dun sa tapat ng ating first batch na tanim nung nakaraang taon. Ito yung third batch natin, ito yung third batch natin na tanim. So tara, balik tayo dun. Pabalik tayo dun sa mga nagtatanim. So ayan, medyo naka-recover na sa init na pinagdaanan yung ating mga tanim.
So panatag na yung loob natin. So ayan, tara, punta tayo doon, balik tayo doon. Ayun mga kagre, nakabalik na tayo rito. So tuloy-tuloy na to. So nag-break time lang yung ating mga kaibigan. So naka-layout na lahat and tuloy-tuloy na yan. So umpisa lang naman kasi layout, medyo mababagal ka. Pero pag na-set up mo na lahat, ayos na, tuloy-tuloy na yan. So bukas mga kagre, update ko kayo kung makakabalik ako bukas, at babalik talaga ako bukas. So another episode bukas mga kagre, dito sa ating pagtatanim, kasi ito yung D1 natin. And then sabay na yung pag-update natin sa ating mga tanim na nagre-recover dahil dun sa init. So ayun mga kagre, at magandang araw po sa lahat. Mabuhay po tayo mga farmers. God bless po sa ating lahat. So si Kuya Edwin San. Kuya, hello. Bukas ulit. Yan ah, yan si kasama. Yung iba nag-break time na, so 9 a.m. na kasi. So ayun, maraming salamat po.